Alright, bayan, 10:29 ng umaga. So, alright, ang ina-apply po ng Fabunan para sa kaalaman po ng lahat, okay, ako rin po eh, nagdadasal. Sinasama ko sa dasal na sana ito na nga po yung sagot, yung Fabunan Antiviral Injection. We found out, ayon po sa DOH, ang kanila pong request eh hindi para yung naimbentong gamot, kundi gusto nila mag-import ng mga gamot galing sa abroad na steroid at saka anti-inflammatory. So, yung mga nagtatanong sa akin ho na bakit hindi pa gamitin, Tol Erwin, yung invento ni Fabunan, hindi po. Wala po silang inimbento. Paghahaluin po nila yung steroid at saka yung anti-inflammatory na galing sa abroad, dalawang gamot ho na pag na-invento na, paghahaluin ho nila. At yung pong i-injection. Pero kailangan pa ng trial. Ang problema ngayon, nagsubmit nga raw sila ng request na makapag-import ng mga gamot na ito. Ang problema, wala namang requirement. Hindi sila nakapag-submit ng mga requirements. Warning, this program is habit forming. Kaya nga po, dito yung mga kababayan natin, hindi natin masisi. At ipinamamadali na po ang ating gobyerno, ang Department of Health, ang Food and Drug Administration, na subukan, ha? Lalo na po ito sa social media, umaga, tanghali, gabi, nababasa ko itong Fabunan Antiviral Injection na sinasabing makakapagpagaling daw sa mga may COVID-19 or ito ay ika nga antidote, ha? Parang flu shot. Eh binigyan mo raw yung tao nito, baka hindi na raw kapitan ng COVID-19. So, antidote. Eh, ang problema, hindi ko malaman kung nasaan na ito. Sabi po ng Fabunan, ng grupo ng Fabunan, nag-file na raw po sila para sa licensing sa FDA. Kaya mamaya ho, alamin ho natin, dahil marami na ho tayong mga kababayan na nagsasabi, nasaan na yung Fabunan na injection? Gustong malaman ng lahat, alas 10:14 ng umaga, nasa linya si Undersecretary Eric Domingo, ang Director General ng Food and Drug Administration. Magandang umaga, Yusek Domingo, sir. Bakit daw po hindi pa na-aprubahan ito? Nasaan na raw ito? Kasi sinasabi ng Fabunan, nag-file na raw sila ng application sa FDA, pero wala pa rin daw and everybody is waiting for this, Yusek. Ano ho ba talagang status kayo nito, Undersecretary Domingo, sir? Opo. Nag-file po sila ng application for a license to operate para mag-import po ng gamot. Kaya alam po, yung application nila walang kasamang requirements, kaya hindi po ito na-approve. In fact, deny po siya. Mag-i-import sila? Akala ko ba, sir, nakapag-develop na sila ng gamot, ng Fabunan antiviral injection? Hindi po, kasi nung pumunta po yung ating mga ahente ng FDA doon sa clinic nila, nakita na yung ginagamit nila ay isang steroid na produkto po, no, na available naman at registered dito sa Pilipinas. At saka yung procaine na mukhang ini-import po nila galing sa ibang bansa. Okay. So yun po siguro yung dahilan kaya sila kumukuha ng license to operate as an importer of medicine. Kaya lang, yun nga po, hindi naman sila nag-submit ng requirements kaya hindi naman po ito na-approve. Okay. So ang inaantay nyo yung requirements. So okay, linawin ko lang, Yusek, ha, kasi all the while, a lot of people are thinking na they have invented an injection or a gamot, parang antidote laban sa COVID-19. So, hindi pala ho ganun. Yung ina-apply nila ay isang makapag-import ng mga steroid at isang gamot para magamit dito sa ating bayan. Opo, parang ang ginagawa po yata nila ay pinaghahalo nila itong steroid at saka yung anesthesia, mm-hmm, at yun yung tinatawag nilang antiviral injection. Mm-hmm. Eh separately po kasi nung tiningin namin yung mga ingredients niya, eh nakita po namin na anti-inflammatory po siya at saka anesthesia. So wala naman pong dahilan para sabihin nating antiviral siya. Ang doktor naman po kasi na medicine siya, maaari naman po talagang magreseta ng gamot. Mm-hmm. Ang hindi lang po kasi pwede ay yung magbenta ng gamot na para sa ibang indication, di po ba? Kung ang gamot, for example, ay sa anti-inflammatory,
pag po ininiksyon natin sa pasyente ito, sasabihin po natin anti-inflammatory ito o kung ito ay anesthesia. So, wala rin naman po silang registration na application for a registration ng produkto mismo, no, nitong injection na ito. Wala pa po silang pina-file na ganoon. So, Yusek Domingo, nakausap niyo na ba sila or did you call them up para sabihin na teka muna, pabunan? Mukhang iba yung mga ipinapalabas ninyo sa social media, iba naman yung pinaparating. Kasi parang as of now, Yusek, nasisisi po ang gobyerno ngayon na ayaw kumilos, nakakapag-isip yung mga kababayan natin na may kumikita, ayaw aprubahan yung gamot ni Fabunan. Eh, base dyan sa paliwanag ko ninyo, mukhang iba naman ho yata. Murang importation yung kanilang request, Yusek. Yun nga po. At wala naman po kaming hindi inaaprubahan na produkto dahil wala naman pong application for product registration. So ilang beses na rin po namin sinabi sa kanila yan. Oo. Na kung gusto ninyong aralin yan, pumunta kayo sa isang universidad, sa isang hospital. Ang FDA po kasi hindi naman po kami nagki-clinical trial. Bawal po sa amin yun dahil sa amin nagre-rehistro ng produkto kapag pasado na sa clinical trial. Oo. So pinaliliwanag. Paano ba malalaman kung pasado na sa clinical trial, Yusek, yung isang gamot, yung na-invento or what? Kasi po talagang malawakan na clinical trial. Kamukha nga po nitong WHO, di po ba? May solidarity trial. 10 na pong bansa para i-try itong mga gamot para sa COVID. So kailangan po dadalan kaya sa isang hospital or research university. Tapos gagawa po sila ng protocol na may ethical approval. Hindi po kasi pwedeng basta-basta mag-eksperimento po sa tao. May mga karapatan po ang mga tao na hindi sila pwedeng pag-eksperimentoan. Uh-oh. So kapag dumaan po sa ethical approval and technical approval ng isang clinical trial, uh-oh, doon po nila magagawa ito at may papakita na talagang meron siyang epekto. Uh-oh. Ang hirap po kasi nung anekdota, lalimbawa po, sasabihin lamang na gumalik. Alam naman po natin na 95% ng taong may COVID gagaling kahit po walang gamot na ibigay dito. So, kapag po nag-testing tayo, kailangan po yan may control, di po ba? Hindi po pwedeng sasabihin lamang. Dahil kailangan po ma-correlate, talagang eksakto pong maipakita na yung gamot ang naging dahilan ng paggaling. Alright. Yung nabanggit nyo kanina lang, sir, a few seconds ago, na gumagaling naman talaga pag kinamitan ng COVID. Pero bakit ito maraming namamatay? Is it because of complication or yung immune nila mahina, yung mga pumapanaw, doctor? Yan po kasi talagang 15% nagkakaroon ng moderate to severe disease. At yung po mga severe disease, may 6%, 5 to 6% po na namamatay. Karamihan talaga pong yung matatanda na yun pong may mga ibang sakit. May high blood, diabetes, sakit sa puso, sakit sa bato, or cancer. So, okay, Syempre po mahihina na po ang immune system ng mga ito. At hindi nila nakakaya yung ito pong COVID infection. So, talaga pong meron po tayo sa ngayon sa Pilipinas na 5 to 6% na mortality rate. So, 94 to 95% po, gumagaling po talaga ng kahit po walang gamot. Ano ibig sabihin? Supportive treatment lamang po. Sir, panghuli na lamang na katanungan na Yusek Domingo before I go to Dr. Janet Garin or Congresswoman Janet Garin on the line also. Yusek, sinasabi nila Mr. Fabunan o na Fabunan family, ano po yung request nila na i-import yung steroid at saka ano yung isa? Anesthesia po yung isa yata. Yung pong anesthesia po yata actually gusto nilang i-import, yung procaine. Procaine. Kasi yung pong steroid na ginagamit naman nila locally approved po na product available po dito. Kasi may steroid po, gamot naman po talaga, depende sa sakit, ano. For mga inflammatory condition. So, ang nakita po naman natin ay isang steroid na available dito sa Pilipinas. Pero yung po yatang procaine, yun yung unregistered product na ginagamit nila, mukhang nanggagaling po sa ibang bansa. Alright. Yusek Eric Domingo ng FDA. Maraming salamat po, Doc. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Stay healthy, sir. Maraming salamat po. Paalala lang po namin, wala po kaming pinipigil na approval kasi wala pa pong application for approval na natatanggap ang FDA for a product galing po dito sa mga pabunan. Alright. Thank you po. Malinaw po. Thank you. Samantala, bayan, kambyo naman tayo. Nasa linya po si Dr. Janet Garin or Congresswoman Janet Garin ng Iloilo. Magandang umaga, Congresswoman, ma'am.
Magandang umaga rin po sa inyo, sir, at magandang umaga sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Palagi ka po namin naririnig at napapanood. Thank you po. Can I call you doktora? Kasi doktor naman talaga kayo. Yeah. Anyway, ma'am, may mga statement kayo na sinasabi na asking nga FDA na pag-aralan itong gamot ni Fabunan, at marami tayong kababayan nagagalit na sa DOH, sa FDA, dahil bakit ayaw aprubahan. Pero we found out, ayon dito kay Yusek Domingo, wala naman daw po silang application na bigyan sila ng lisensya na itong sa antiviral injection, kundi ang application nila ay payagan sila mag-import ng steroid at saka nung ano pa ba yun? Anesthetic, Procaine. Eh, sabi nila mukhang yung mga requirements, hindi naman daw nagsumite ng requirement ito, Dr. Congresswoman Garin, ma'am. Well, tama po yan. Kaya nga, nung naglabas po yung ating spokesperson at yung Office of the President, nga, si Secretary Harry Roque, naglabas siya ng statement na matingnan ito. Sa akin po kasi, bilang isang doktor at bilang isang community worker, yes, maigi po talagang mabigyan ito ng yes or no. Kasi ang nangyayari po, nagagamit ang social media na tumataas ang claymore, dito meron tayong gamot, dito may magandang ganito. Ang una-una po kasi yung dapat ginagawa, kapag tayo po naniniwala dun sa ating nadiskubre, isinusubmiti ito dun sa mga ahensya na nararapat. Right. Like, kunyari, bago itong discovery, kasi sa ating nila, meron daw scientist na Filipino. Yun naman ang sinusuportahan natin. Mm-hmm. They're really supportive of the Filipino scientists. At ikinatutuwa natin sila. Kasi pag nasa ibang bansa ka, even yung the multinational companies, bilib na bilib sila sa mga Filipino scientists. Right. Subalit, ang kailangan kasi, instead of, you know, advertising the product sa social media, agad-agad na isubmit na sa FDA. Correct. At saka sa World Health Organization, sa WHO po, sa ganitong sitwasyon, meron po tayong mga bagay-bagay, gamot, bakuna, devices, na for emergency use. At yun po ay shortened ang approval. Pabilisan po yun. Right. Pero syempre titingnan natin, ito ba ay talagang may benepisyo? Ito ba may idinudulot na maganda? Kasi right and left, makikita po natin, kunyari may mga meetings sa Malacanang, paulit-ulit na pinupush ito. Pero hindi naman nasisimulan yung proseso para once and for all, magkaroon ng basehan. Okay. Okay, ito ba ay maganda? Right. Go. Ito ba ay hindi maganda? Opo. Wag. Ano ba yung components nito? Because steroids, you cannot just inject them right and left. No, napakadelikado pong gamitin yun. Alright. Kong, tatanungin naman kita bilang isang doktor. Napansin ko lang at marami nakakapansin, sa Southeast Asia, dito sa ASEAN nations, pang number 3 nga tayo, ang pinakamarami ngayon ay Singapore na merong COVID-19, and then followed by Indonesia, maraming fatalities din. Tayo pangatlo, Malaysia pang-apat. Pero tinitingnan ko doon sa recoveries, parang ang dami ng recoveries ng Singapore, 1,000, ganun din ang Indonesia, bagat maraming patay, marami din, 1,000 rin ang binibilang nila na nagre-recover. Ang Malaysia lalo na. Parang tayo, napakabagal ng recoveries. Could it be na meron silang gamot na ginagamit, or can't we ask them share naman ko anong ginagawa nyo na dahil 1,000 yung sa atin. Bagamat mataas naman ang na gumagaling, pero 862 sila, they're already talking about more than 1,000, 2,000, 3,000 na gumagaling sa kanila. Mas marami pa kaysa sa mga namamatay. Sa atin, bagamat at papano, lumalayo na itong mga confirmed na nag-recover, 862 versus sa 501 na namatay. So, pero, but then again, I'm wondering, bakit ganun, doktora? Mas marami mga, what do they do or what do they have? Anong may binibigyan sa pasyente nila na marami ang gumagaling sa kanila, 1,000 na, compare sa atin na nasa 800 pa lang tayo, doktor? Dalawang factor po. Yung una, doon kasi tayong, marami tayong pasyente na nung na-diagnose na, nasa medyo malang sitwasyon, na nasa moderate or severe COVID. Kaya ang nangyayari, nasa hospital sila, nawala na yung COVID, nag-negatibo na sila sa virus, pero yung pumasok na severe bacterial pneumonia, hospital-acquired infection, yung mga iba nagpasukan pa ng fungal pneumonia, may mga ibang sakit,
na pumasok, ito ay nakakapagpatagal sa kanilang recovery. Kasi nga, they were diagnosed late dahil kukunti ang testing centers natin. So, yan po ang isang explanation na nakikita natin. Pero yung pangalawa, whatever is available in the other countries, meron din po tayo noon. Ang I think it's a matter of reporting. Okay. Kasi nga sa atin, dahil nga konti ang testing center, pero ngayon eh nag-beef up tayo. Uh-huh. At sana nga eh tanggapin pa no ng Department of Health kasi marami naman ang gustong tumulong. Yes. Para maayos yung ibang mga testing centers. Yung nangyayari po kasi yung pasyente recovered na sa hospital, hindi pa ma-declare. Kasi di ba kailangan mo ng dalawang negative na test. Tama. Eh, ang tagal nun. Minsan matagal silang matest dahil hindi na nga priority. Uh-huh. Gumagaling na. Inuuna yung mga dumarating na may sintomas. Or yung pangalawa, which is clearance to leave the hospital. Apo. Matagal din. Kasi kini-clear pa siya ng RESU or the Regional Epidemiological Survey Unit. Alright. Congresswoman Janet Garin or Dr. Janet Garin. Ma'am, maraming salamat sa inyong idea, sa opinion. I learn a lot. We learn a lot from you. Thank you very much, Doctora. Please stay healthy, Congresswoman Janet Garin, ma'am. Maraming salamat po. God bless. Keep safe. Thank you.